Hi guys! Nako, lalo talaga tayo napapabilib. Mantakin nyo ah, etong eskwelahan na ito ay napakataas din po ng standard. Napakataas ng kalidad ng edukasyon dito. Ang ibig sabihin, yung pamunuan na itong school na ito ay marunong pumili kung sino ang karapat-dapat na maging speaker ng graduation of class 2023. Ito yun. Attorney Lenny at Shanna College, Quezon City today as the guest of honor and graduation speaker for its class of 2023. Katulad ng sinabi ko dati, walang tigil po yan, tuloy-tuloy, lalo na po ngayon, sunod-sunod ang graduation. At baka karamihan sa mga nag-invite kay Atty. Lenny Robredo ay wala ng slot at hindi na talaga mapagbigyan. Ganun po. So doon po sa mga eskwelahan na wala ng slot para kay Atty. Lenny Robredo, itry niyo po yung iba. Try niyo. Tignan natin. Kung hindi kayo mapahiya. Anyway, hindi naman ganun. Pero, di ba, bakit hindi nyo i-try? Alright, eto po. Addressing the graduates, she encouraged them to develop both their sense of selves and their communities. Wow. Grow into yourselves, guided by a Catholic Dominican education anchored on the vision of a true Shannon graduate. A God-centered community builder, servant leader, and a truth or truth seeker. Ang ganda nung nasa huli, no? God-centered community builder, servant leader, and truth seeker. Yung servant leader, talagang bibihira na yan sa mga politiko dito sa atin. Hindi na talaga pag serbisyo, hindi na talaga serbisyo sa taong bayan ang kanilang pinakarason, kaya nila pinasok ang politika. Siguro naman alam na natin kung ano. Magpayaman, karamihan sa mga naandyan. At yung iba namang mayayaman na pumasok sa politika, panatilihin at payamanin palalo ang kanilang mga sarili. Alright, eto rason na naman ito para kaingitan ng mga pulangaw si Atty. Lenny Robredo. At syempre, damay dyan ang mga ka-camping. So ang ibig sabihin, dahil patuloy itong ginagawang ito ni Atty. Lenny Robredo, nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin, sa mga kabataan lalo na. Patuloy din po kayong maiinggit kayong mga pulangaw. Di ba ang saklap ng ganung buhay? Namumuhay na nga kayo sa kadiliman, puro painggit at galit ang nasa dibdib nyo. Matindi.